you guys. Good morning. It's Sunday today. Hold on. Ready na tayo. This week, tayo ngayon. Wala pang araw. Hintayin natin magka-araw. Good morning mga peeps, and today is Sunday. Nandito ako ngayon sa pool area, mag-swimming ako kasi wala pa yung araw. I'm waiting for the sun to shine on me. Chos. Tignan nyo. Ayan. And naglilinis pa sila doon. Maaga pa kasi. Pero solo ko na naman ang pool, syempre. At wala pa ang araw. Nihintay ko pa siya. Kasi malamig ang tubig pag wala. Kaya hintay muna natin. Yeah. Ito yung mga isa sa mga perks ng nakatira sa condo. Yung anytime gusto mong mag-swimming, lalo na pag summer, 'di ba mainit? So meron kang pool na pwede mong pag-swimmingan. Unlike sa bahay mo lang, shower ka lang talaga or bagastos na pupunta ka sa mall. Like mag-swimming sa may mga resort or mag anong tawag nila doon yung dito ka lang sa Manila magbubuk ka lang ng hotel para may pool kayo for an overnight ganyan mga ganun at least yun lang pag nandito ka sa kaya marami rin gastos kasi pag nandito ka sa nakatira sa may sa mga condo especially yung monthly juice nyo, association juice, whatever, monthly juice nyo, kapresyo na rin yun yung pag-renta nyo ng bahay. E dun sa mga, may mga lugar, let's say, 5,000. Pero depende kasi sa building, at saka syempre, kung pang high-end talaga yung building nyo, syempre, pang high-end yung gastos nyo. I mean, yung monthly juice, yung per square meter kasi yun since yun sa amin, studio type lang siya, so, mas mura ng konti. Parang 110 pesos per square meter is about our unit is about 30.54 ba? I think. I'm not sure. So, pag minultiply mo siya, siguro mga 3,000 plus lang yung 2,333 parang something like that yung bilabayaran namin monthly juice. Lumipat kami dito nung kailan ba? Nag-transfer kami, nag-move in kami to October, pero parang nung nakuha kasi ito ng kapatid ko, parang hinuhukay pa lang siya. Naghuhukay pa lang, so hindi pa lang tayo. So, ang sabi after a year or after gantong year, so hindi na to na natupad yun. So, kaya ito. Kaya parang dapat yung sinabing ready na yung unit na pwede na lumipat may gantong date parang inabot pa kami ng 2 taon na talagang makamove in ka na nandito ka natitira nakalipat kasi kami mga October last year kami nakalipat tapos ako nang pero nag-turn over sa amin to siguro June 25 kasi tanda ko yung picture sa yung picture nito nag-picture kami June 25 kami na turnover. And then parang sa sobrang tagal nung pag-turnover. I mean June, July, August, September, October, 5 months kasi nga 'di ba? Nag-ano pa kami yung nagpa-renovate ng unit kasi to masyadong simbere. So yung upon turnover, ang makikita mo lang sa unit mo, syempre CR. Yung lababo. CR, lababo. Ganyan lang. Pang kitchen. Yung kitchen mo, walang cabinet sa taas. Wala kang wardrobe, closet. Ganyan. Wala. So, talagang yung unit lang. Tapos, yung pinagawa namin lahat. Ika lang nga sa galing. Guys, may araw na. Sumikat na siya sa akin. Tapos, yun ang pinag-uusapan natin, condo unit, okay. So, pag turnover date, October, nakalipat kami October dahil nga nagpagawa pa kami ng mga
tawag dyan? Cabinet and all. Tapos, ang dami pang mga kono nung pinagpo. Hindi na namin pinapalitan yung flooring, yung tiles. Yung iba kasi pinapapakpak pa nila yung tiles. Pero, ngayon, medyo pangit kasi yung ano, parang ang lalaki yung gap nung ano, tiles ng pagkakagawa. Kaya, ano, may sisilaw ako. Kaya, dinaanan namin. Pero pinabayaan namin. Tapos, bala ko kasi gusto ko magpa-carpet. So, kapag naayos siguro yung... Actually, may papayos ba yung backdraft? Anong tawag nga doon? Backsplash ng kitchen. Hindi pa rin siya tapos. Nakakainis yung kinontak namin na gagawa nun. Nakapag-down na kami. So, hindi pa rin sila nagbabay. Gagawa. Bumunta sila doon. Mali naman yung pagkakagawa. May pangit yung pagkakapinta doon sa tempered glass kasi yun. So, parang merong damage eh. May mali sa pagkakapintura. Pinapadry ito. So, ewan ko kung ano nangyari. Nakakainis. Ang tagal-tagal na. Imagine November or December namin sila kinontak. Hanggang ngayon, hindi pa ang pecha na. March 3 na, di ba? Kukita mo, di ba? So, yun. Kapag pag sa kong, pero pag sana maayos na yun, before naman siguro matapos yung taon na ito, please. Nakakainis, di ba? Pero, eto. Yun nga, kapag sa condo ka nakatira, one, isa rin yung guard. And pool. Meron ko yung swimming pool. Meron yung surrounding nyo, maganda. Yes, shala-shala ang dating. Shos. Tapos, ano ba? Ito kasi yung teto, katabi na namin yung mall eh. So, konting kembot lang. Mall na agad. Yan. Tapos, ano ba ba? Pinapanood din ako dito. Nakita nila lang sasalta ako mag-isa. Kala siguro nila, papranin na ako. Diba? Parang nakakaloka lang. Hintay natin pero nagpapalo muna ako sa araw. Gusto ko mag-tan. Pronto kita tan. Gusto ko sana sa beach eh. Kaya lang wala pang schedule. Nagpa-plano pa kami kung kailan kami pwede pumunta. So, yun mga guys. Check nyo to. So, diba? Maganda yung pool. Malaki-laki. Parang yung halos buong lapad ng lote ng building. Tapos, yan. Yeah. Sa-tusag ko. Inert. Silaw ako. Hi, back. Di pa ako nakadugdug sa swimming pool. May dumating dito ng tatlong inchik. Isang puro lalaki. Bubulabog ang aking kapahimikan. Joke. So, saan mag-swimming solo lang ako eh. Pero nahabol ko yung araw. Gusto ko lang magkaroon na ako. Konti pa. Pero maya-maya magtatago na ulit yung araw natin. Kasi mawala eh. Natatakpan na. Ewan ko lang kapag tanghali meron siya. Yan natin. Guys, tapos na ako mag-swimming. Pero gusto kong i-check yung swimming. Makakit na ako yung kaligo na rin ako. Okay ka lang. Ay, back to the pool area. Gusto ko kasi makita kung maaraw ba dito pag 12 o'clock. Oo nga, maganda mag-swimming dito ng mga gantong oras. Look. Silip na natin. Mainit naman doon. So, okay lang. Labas na tayo. Balik na tayo sa unit.
Okay, so guys, see you on my next one. So I'll have to close this vlog. And please don't forget to subscribe and hit that like button.